pag-eeleksyon, hindi na lang simpleng campaign rallies ang paraan ng mga kandidato para makahikayat ng mga botante. Gumagamit na nga sila ng mga jingle sa radyo at telebisyon na nakaka-last song syndrome o LSS o yung mga kantang tumatatak sa atin. Paniwala ng campaign strategist, malaki ang epekto nito sa boto ng mga tao. Kaya naman ang think tanks, kinakarir ang mga ganitong gimmick. At dahil malaki rin ang gastos rito, mas hihigpitan ng Commission on Elections ang pagmumonitor sa paggastos ng mga kandidato sa pangangampanya. May magiging katuwang na rin daw ang COMELEC sa pagbusisi sa gastos ng mga kandidato. Isa ang anti-money laundering council sa mga ahensyang sasawata sa mga sobra ang gastos sa kampanya. Naniniwala ang COMELEC na sa pamamagitan ng AMLAC, malalabanan na rin ang vote buying. Kasama naman ang Bureau of Internal Revenue at Commission on Audit sa financial unit ng COMELEC. May kapangyarihan silang bumisita sa mga opisina ng mga kandidato para tingnan ang record ng kanilang gastusin sa kampanya man o sa mga pulong ng mga kandidato. Dito na po tayo sa ating huntahan at ngayon makakasama natin ang Secretary General ng NAMPREL na si Ginoong Eric Alvia. Good morning, Eric. Good morning. At syempre makakasama rin natin si Lloyd Luna, isang political jingle composer. Good morning, Lloyd. Good morning. Good morning. Welcome sa Kapitbalitan. Siyempre, makikipag-kapi rin sa atin si Ding Navasero, isang political vest producer. Magandang umaga. Magandang umaga po. Vest pala yan. Magkapi muna tayo. Magkapi muna tayo habang malamig pa ang panahon. Ang panahon. Yata magkakapi tayo. At makakausap din natin sa telepono si Mrs. Grace Pulido Tan, na siyang chairperson ng Commission on Audit. Good morning po, ma'am. Good morning, magandang umaga po. Ayan, siguro simulan na natin, Maris, ano? Oo. Unang-una kay chairman, ano? Dahil ito, alam, pera ang pag-uusapan eh. Paano masisiguro, ma'am, na hindi sosobra sa gastos yung bawat kandidato? Paano ho natin minomonitor yan? Hello? Yes, ma'am, ma'am. In the context of what? Wala kaming mandato na na busisihin yung ano ng mga kandidato. Kasi ang aming mandato under the Constitution is to audit all government agencies, ano? Mm-hmm. So, hindi sakop ang ating mga government, ang ating mga political candidates, no? Mm-hmm. Ngayon, kung hihingan kami ng assistance ng COMELEC in whatever way we can help, we will help. So in the past po, Chairman, hindi talaga tumutulong sa auditing itong Commission on Audit pagdating dun sa mga ginastos ng mga politiko dun sa kanilang pangangampanya? Hindi namin sila ino-audit. But for the sake of transparency ngayon, kung sakasakali, ano yung pwedeng maitulong ng Commission on Audit po dito sa, kasi ginagawa po ng COMELEC na mas stricto talaga eh itong pag-monitor sa mga gastusin ng mga politiko. Oo. In our own way, no, meron kaming ngayong audit focus sa mga sa government spending, sa ang tawag nito sa election spending, sa fund transfers, usually kasi nakikita natin yan sa tuwing election, at saka yung mga ghost employees. Medyo nagbabalon din yan pag election. Tapos meron din kaming bagong patakaran or alituntunin circular, no? That relates to ang tawag nito, yung information and publicity relating to government projects and programs and activities in a sense, no? May din ito sa election kasi pinapaalalahanan na naman namin lahat ng mga ating mga public officials who may be running in this coming elections that they should not spend any money from the public funds for their campaign. So it's been yan ay maski sila ay kasalukuyang nanunungkulan pero tumatakbo sa halalan, hindi po dapat nila kinukuha ang pondo para sa kanilang kampanya sa kaban ng bayan. Okay, so that's one, no? And we have certain certain items na sinasabi namin hindi nila pwedeng gastusin. Halimbawa,
may mga publicity materials or souvenirs, tokens, yung mga tipong ganun pa, na nakapaskil yung kanila, nakalagay yung pangalan nila dun sa halimbawa tarpaulin, sa t-shirt or whatever tipo po pwede yun. Hindi kailangan, labis-labis na yon if they if their purpose is to inform the public on any government activity, hindi na nila kailangan ilagay ang mukha, di ba? Examples nito, mga ano ba ang ibig sabihin mga government activities, no? Halimbawa, meron mga medical mission, mga dental mission, distribution of goods, yung mga palaro ng paligay, yung mga athletic sports and cultural events. Magsasummer na naman, madami tayo niyan. At ang sinasabi namin, okay lang kung mapunta sa ganitong mga bagay ang pera ng ating mga kababayan, pero yung publicity aspect noon, no, hindi dapat na i-attribute sa any particular public official, at yun nga, hindi na kailangan ilagay pa yung mukha, yung logo, yung etc. etc. Kasi alam mo, may gastos din yan eh. And I think that this circular will be coming out very soon. Sinicirculate lang po namin for signatures, no? And it will be published very soon for the guidance of our concern. Alright. Okay, so maraming salamat po, Chairman. Siguro, alam namin, magiging abala kayo ngayong panahong ito, no? Dahil pagkatapos ng election, baka maraming isasubmit sa kanila yung commenting. Bukod pa dun sa ginagawa nila dun sa Senado. Okay, maraming salamat po. Thank you, ma'am. Good morning po sa inyo. Good morning po. Ayan. At syempre, katabi na natin din, Maris, ngayon. Ito sina, itong mga yung sa dami ng mga pakulo ng mga kandidato ngayon, ito yung mga nasa harap natin, ano, mga pakulo, anong klase ng pangangampanya yung papatok sa tao? Yung pa rin bang may jingle, Lloyd? Tingin ko po, opo. May jingle pa rin? Dahil ang musika po ay isa sa mga bagay na hindi natin kailangang intindihin, pero may magkakaroon ng recall. Yung pa rin, yung dati. Pero yung tanong muna yan, alamin din natin yan sa panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael, ano ba ang patok sa mga tao, sa mga botante?